Buglas ang tawag sa isla bago dumating ang mga Espanyol noong 1565. Tinawag nila itong Negros dahil sa mga katutubong aitas na ang ibig sabihin maliliit at maitim ng mga tao. Noong 1572, naitatag ang unang bayan na Binalbagan. Dito itinatag ng mga misyonaryong Agustino ang simbahan at pinalaganap ang Kristyanismo sa buong isla ng Negros taong 1575. Naging sentro ng buhay espiritual sa bayan ng Bago si San Juan Bautista, patron ng simbahang Katoliko. Lumipas man ang panahon, hanggang ngayon ay nanatiling matatag ang pannata at debosyon ng mga taga-Bago. Maraming karating isla ang nabighani sa Negros dahil sa lumalago nitong industriya ng asukal mula pa noong 1840. Sumiklab ang rebolusyon noong 1896 dahil sa kagustuhan ng mga Espanyol na sakupin at pamunuan ang Pilipinas, at ito ay umabot hanggang sa mga isla ng Panay at Negros. Noong November 5, 1898, 5 de Nobyembre, isang mensahero mula sa Talisay ang nagdala ng balita na ang mga rebolusyonaryo at mga kazadores ay handa nang makipaglaban. Alauna ng hapon ang mga hukbo sa panguna ni General Juan Araneta at Anisito Lacson na nagsanib pwersa laban sa mapang-aping Kastila ay nagmarcha mula Bago patungong Bacolod. Kulang man sa mga armas, ay nakaisip si General Juan Araneta ng paraan. Ipinag-utos niyang magputol ng mga nipa para gawing mga baril at isukbit sa kanya-kanyang mga balikat. Ang mga sawali naman ay ginawang kanyon at pininturahan ng itim. Nang makarating na ang mga hukbo, ay pinayuhan nila ang mga Espanyol na sumuko na lamang kung ayaw nila dumanak pa ng dugo. Ang Spanish governor sa Isla ng Negros na si Don Isidro Castro ay sumuko noong November 6, 1898. Kaya dahil sa kabayanihan ni General Juan Araneta at Anisito Lacson, naging malaya ang Negros. Si General Juan Anacleto Araneta ay pinanganak noong July 13, 1852. Siya ay anak ni Romualdo Araneta at Agida Torres. Mula sa Molo, Iloilo, nagtungo sila ng Negros at dito na nanirahan ng tuluyan. Nagtungo si General Juan Araneta sa Europa at dito siya natuto paggamit ng bagong makinarya at mga gamit pang agrikultura. Kalaunan ay nag-angkat siya ng kabyawan o sugar mill mula Inglaterra upang magamit sa kanyang asyenda. Sa paglipas ng panahon, naging malaking ambag sa ekonomiya ng bayan ang produksyon ng asukal. Noong 1904, itinalaga si General Juan Araneta bilang isa sa mga commissioners to the St. Louis Exposition upang itanghal ang iba't ibang uri ng mga palay at iba pang agrikultural na produkto mula Negros at Panay. Ang lahat ng eksibisyon pagtatanghal ay binigyan ng pagpapahalaga, kaya naman ito'y pinarangalan ng medalyong ginto at pilak. Pinaganda niya rin ang Buenos Aires Mountain Resort upang magamit ng kanyang malaking pamilya. Kinalaunan ay binigay niya ito sa kanyang anak na si Maria Araneta Mati. Namatay si San Juan Araneta noong October 3, 1924 at naiwan niya ang kanyang pamilyang may 25 na miyembro. Taong 1966, naging lungsod ang bayan ng Bago. Binubuo ito ng 24 barangays na matatagpuan 21.5 kilometers sa kalibugang bahagi ng Negros Occidental,
Nang dahil sa kabayanihan ni General Juan Araneta at Anicito Lacson, hanggang ngayon ay tinatamasa pa din ng mga negrense ang kalayaan, lalo tigit ng mga bagunhon. Halina tuklasin at tangkilikin ang iyong mayabong at tumitingkad na turismo. Makiisa sa pagpaunlad sa ating lungsod, masidhing pagyakap sa Kristyanismo at pagiging makadiyos nating mga bagunhon. Higit sa lahat, ang maayos na pangangalaga sa kalikasan upang mapanatili ang ganda na likas na yaman ng Bago City.